Mga magulang ng kasambahay ni Lowell Menorca at Jinky Otsuka Menorca na nawagan na ibalik na sa kanila ang kanilang anak. May detalye si Mar Gabriel. Mar? Yes, Weng, emotional na nanawagan ang pamilya ni Abigail Yanson kay Lowell Menorca at sa asawa nitong si Jinky Otsuka Menorca na isauli na ang kanilang anak na 2 buwan na raw nilang hindi nakikita. Si Abigail Yanson ang kasambahay ng pamilya Menorca na sinasabi na kasama nilang idinitain sa loob ng INC Central Complex sa loob ng 3 buwan. Ayon sa mga magulang ni Abigail na sina Candido at Rosalie Yanson na bumiyahi pa mula sa Bulan Sorsogon, nag-aalala na raw sila sa kalagayan ng kanilang anak dahil hindi na raw nila ito makontak sa telepono simula pa noong Linggo. Sa huling pagkikipag-usap daw nila kay Abigail ay tila takot daw ito dahil hindi raw siya pinapayagang umuwi at pilit umano siyang pinagsasalita ng mag-asawang Menorca laban sa Iglesia ni Cristo. Pinabulaanan din ng pamilya Yanson ang umano'y pagkakaditin ng kanilang anak sa INC Central Office dahil nakausap pa daw nila ito ng personal noong August 29 nang ihatid nila ang gamit nito sa sentral kung saan maayos naman daw ang kalagayan nito. Nilinaw din ng pamilya Yanson na hindi maituturing na kasambahay ang kanilang anak dahil wala daw itong natatanggap na sweldo sa mag-asawang Menorca. Pinakiusapan lang daw ito ni Jinky noong sila ay nasa Sorsogon pa na tulungan silang mag-alaga sa kanilang anak. Kaya naman nagulat daw sila nang biglang isama ni Menorca ang kanilang anak dito sa Maynila nang hindi man lang daw ipinaalam sa kanila. Sa huli, paulit-ulit na nakiusap ang mga magulang at kapatid ni Abigail sa mag-asawang Menorca na isauli na ang kanilang anak. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Magamit pong hipilang ito upang manawagan po sa kay Sir Lowell Menorca upang may balik po sa amin yung aming anak na si Abigail Yanson na sana po ay may balik na niya sa amin. At simula po noong August 29 ay hindi na po siya namin nakita. Kami po ay sabik na po na makita yung aming anak. Dahil po sa wala na po kaming communication simula noong Linggo ay hindi na po namin siya makontak. Sana po may balik na po siya ninyo po sa amin. Dahil nag-aalala po kami, hindi na po kami makatulog dahil sa pag-aalala po sa kanyang kalagayan. At sa inyo po, Ma'am Jinky, ay sana po tulungan niyo po kami na maibalik po yung aming anak. Wala po kaming hinahangad na iba po, kundi makauwi po sa amin yung aming anak na si Abigail po. Salamat po. Kumbaga, gusto naming ururupod na kita kung irugso na gusto mo. Kumbaga, magkasama-sama na tayo. Kasi kami man, alalang-alala na kung ano na yung kalagayan mo dyan bilang kapatid mo kasi mahal ka na namin. Matagal ka na namin hindi nakita. Totoo niyan pinipilit ka nga naming makontak. Pero hindi namin makontak. Kaya ayun, nag-alala na kami kung ano ang kalagayan mo ngayon dyan. Kaya sana umuwi ka na sa amin. Lalahanin mo yung papa tsaka yung mama kasi sila hindi makatulog, hindi makakain ng maayos sa pag-alala sa'yo. Kaya sana umuwi ka na. Sir Bo. Abigail, nandito kaming mga kapatid mo saka si mama, si papa na nakikiusap sa'yo na kung pwede umuwi ka na sa amin para magkasama-sama na tayo. At nag-aalala na rin sila mama at saka si papa, hindi nakakatulog sa gabi dahil sa sobrang pag-aalala sa'yo. Sir Lowell, Ma'am Jinky, kung pwede po, may balik na po ang aming kapatid na si Abigail Yanson para po magkasama-sama na po kami. Yun na po. Ma'am Jinky, Sir Lowell, ba't nabalik po ang aking anak? Hindi po yun kasambahay mo. Hindi mo po pinapaalam sa amin na dadalhin po siya dito. Kaya po nanawagan po ako na sana maibalik po siya. Yun lang po. Ma'am? Ma'am Jinky? Sir Lowell? Bakit balik po ang aking anak? Hindi po yun kasang bahay mo. Hindi mo po pinapaalam. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm One with 25.